kababayan kong taga lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito. Mga kababayan kong taga lungsod, nais ko pong ipabatid sa inyo ang isang malungkot na balita sa atin bilang tagalungsod, bilang batang Maynila. Si dating Mayor Alfredo Lim ay sumakabilang buhay na po dala ng pagkakainfeksyon niya sa COVID-19. Ilang araw na po ang nakararaan. Ngunit hindi na rin po kinaya ng kanyang katawan at official po siyang diniklara na sumakabilang buhay kanina pong alas 5 ng hapon. Sa ating mga kasamahan, kami na mga kasamahan ni Mayor Lim na naglilingkod sa bayan at sampu ng aking pamilya ay nakikiramay po sa ating minamahal na dating mayor at sa kanyang mga pamilya. Hindi po namin alam kung anong mga salitang maihahambing bukod sa magaling at matinong pamamalakad ni Mayor Lim nung siya ay bilang alkalde. Para po sa mga kabataan na nanonood ngayon, ay nais kong ipaalala sa inyo na sa loob ng mahabang panahon ng buhay ni Mayor Lim, inalay niya halos lahat ito sa paglilingkod sa bayan. 38 years po siyang naging pulis, naglingkod sa lungsod ng Maynila, simula patrolman hanggang maging chief ng pulis ng lungsod ng Maynila. At pagkatapos noon, siya po ay naitalaga bilang NBI director ng National Bureau of Investigation. At siya rin po ay naging DILG secretary ng ating bansa. At naging senador din po ng 3 taon. At siya po ay 12 taon naglingkod sa ating lungsod. At hindi natin makakalimutan ang paglilingkod niya sa ating lungsod. Sapagkat hanggang sa ngayon ay patuloy na pinakikinabangan ng mga batang Maynila ang mga programa at proyekto ng minamahal nating mayor. Ilan dyan ay patuloy na nakikita ninyo: Santa Ana Hospital, Gat Andres Bonifacio, Sampalo, at iba't iba pang mga ospital na pinagawa sa lungsod. Ang isa sa pinakamalaki na hindi makakalimutan na programa ng ating dating mayor ay ang Universidad de Manila, na ito ay nagbibigay ng libreng tertiary education na hanggang ngayon ay nagagamit ng mga mahihirap nating kababayan na nagnanais na magkamit ng edukasyon. At nakilala rin natin si Mayor Lim sa pagpapatino sa ating siyudad upang hindi bahayan ang ating lungsod ng mga kriminal. Siya ay naging epektibong nagpatakbo ng lungsod upang magbigay ng papanatagan sa ating mga kababayan o sino mang dadako dito sa ating lungsod. Malinis at walang bahid ng korupsyon.
bagay na dapat kayong mga kabataan na nanonood ngayon ay siyang ating tularan na pwede tayong maglingkod sa bayan ng tapat at maayos. Maaring marami tayong mga hindi pagkakasunduhan o diskurso, but at the end of the day, ang katapatan sa sinumpaang tungkulin ay mahabang panahon na ipinakita sa atin ni Mayor Lee. 50 years of his 58 years was dedicated to serve the people of Manila. Yan, mga batang Maynila, wag na wag po natin kakalimutan. Kanina po, bilang tanda ng ating pakikiramay sa maliit nating kaparaanan ay baka po magtanong kayo, pinapatay po natin ang ilaw ng clock tower na sagisag ng pag-asa ng Maynila. Ngunit hindi naman ibig sabihin wala na tayong pag-asa. Ito ay isa lamang tanda ng ating paggalang sa maliit nating kaparaanan habang ginakarap natin ang pandemyang ito, na ang isang taong naglingkod, mabigyan man lang natin ng konting pagpapahalaga. At marami pa na dapat na ibigay at sabihin kay Mayor Lim. Pero darating ng tamang oras na yon. Sa ngayon, nais lang namin officially paalam sa inyo. Wala na po si Mayor Lim. At kung hindi po kalabisan bilang ganti natin sa kanyang kabutihan at paglilingkod sa bayan dito sa lungsod ng Maynila at sa ating bansa, akin pong hinihikayat kayo na ngayong gabi ay nais kong tingin sa inyo na ipanalangin natin ang kaluluwa ni Marilyn. Sama natin sa ating dasal. Ako rin po ay maraming karanasan katulad ninyo na kasama si Marilyn. Ang katotohanan po niyan, nung ako po